panglilibay kung saan sa gilid ng Manila Yacht Club kung saan nagkakaroon pa ngayon ng mga kababayan ng pag-dredging dito sa may area na to. Ayan, sa may bandang unahan, makikita po tayong barge na kulay blue. Ayan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alright, magandang araw mga kababayan. Dito tayo sa may ano, no? At sa area ng Manila Bay. Kaya makikita po natin nagkakaroon po na tuloy-tuloy na pag-dredging dito sa may area na to. Kakilokuan yung buhangin dyan sa may lugar mismo ng Manila Yacht Club. At yung tinatransfer dito. At sa makikita po natin dito mga kababayan, itong barges na kulay blue. Ayan, sa may loob na, oh. Maghapon lang yung ulit update natin mga kababayan ay nakita po natin sa may area ng phase 2 yan, kung may rampahan pati itong barge na Isabel Uno yung kulay gray na barge ay nasa loob na rin mga kababayan, no? Ayan. Ayan, at makikita po natin halos na dito yung ano, yung dalawang barge at yung tatlong dalawang baku mga kababayan. Andun sa loob mismo rin ng ano lang barge na kulay blue. Ayan, mag-aantabay lang tayo mga kababayan, no? At sisilipin natin mamaya yung pinakaloob dyan sa may loob ng yacht club. At try natin makapasok, no? Kasi nga may bakod na rito yan, no? Binakuran to mga kababayan para mayroong may limit yung pagpasok ng mga tao, no? Ayan. Ayan ito mga babayan, itong project na ito dito sa Manila Yacht Club. Ito po yung magiging mini Dolomite Beach. Tatabunan to ng buhangin yung area na to at magkakaroon ng ano ng paglalagay din ng Dolomite sand. Nasa may bandang unahan, hindi natin masyado makikita lang, no? Pero makikita pa natin sa may bandang unahan, no? Sa may pinakagilid ng barge na kulay blue, meron pong scuba divers doon. At maglalagay sila ng geotube sa may bandang unahan. May gilid mismo. Kaya maglalagay po sila ng ano dyan, ha? Maglalagay po sila ng YouTube sa may pinakaunahan. Ayan, para senyalis siya mga mabayan na magkaroon tayo ng pagkatambak ng buhangin dito. Kasi napakahalaga po ng YouTube para sa pagkatambak ng buhangin para hindi po mawasaw at kung sakali may dumating na bagyo o malakas na hampas ng alon, yung buhangin ay hindi basta-basta siya mawawasaw. Maging ang dolomite sana ilalagay dyan na hindi mawawasaw mga mabayan. Ayun, oh, piniprepare na mga kababayan yung ano, yung pinaka ano, pinaka bakal para sa paglalagay nila ng JU tubes. Area na 'yan, ayan. Yan, nilaangat nila yung bakal, oh. Ngayon titignan po natin mamaya-maya konti, no? At mag-update tayo dito sa may barge na kulay gray kung ano pong pinaka-purpose, bakit mayroong barge na kulay gray dito. Ayan, at maaaring hindi natin sigurado kung ang buhangin dito ay kukulit at ikakargay sa may barge na kulay gray. Yan, unting-unting inaangat yung bakal. Tuloy-tuloy naman itong barge side sa kabilang side natin, itong kulay puti. Tuloy-tuloy pa rin yung pagkukuha niya ng buhangin.
nasa pinaka Manila Bay, sa may pinaka Manila Yacht Club. Ito pinapala ang pinaka outfall, mga babayan. Ito yung itsura ng outfall ngayon dito. Kaya sinara nila yung pinakatubo para hindi makapasok. Kasi yung tubig na ito, mga babayan, ay maaaring dumiretso sa may pinaka, ito sa pinakarakatan. Kasi nakatutok na yung pipeline na yan sa may dulo ng karakatan. Kaya tinakpan nila para hindi makapasok sa dagat, mga babayan. Yung ano, yung pinaka tubig. Hindi gano'ng makapasok, mga babayan, ay may pag-ipit talaga rito yung pinaka-contractor. Ang kandang ko, staff sa nga naman, naiipos sila sa pwedeng disgrasya. Kaya walang counter lang ako, kasi makapasok masyado dyan. Kaya ito, kalabas lang muna tayo. Pero try natin makasandali, baka one o papaanan tayo sa may marshal dito. Sila mga ilang mga kalan dito. Napatuloy din ang ginagawa ng paghahanda rito, mga babaya, para magbibigay ng video. Mandita pa din sa kumalay sa baba. I've searched many years.